pag-alala, alala, remembrance, memory. Kung mayroon man tayong kakayahan maliban sa katwiran na ipinagkaiba natin sa ibang mga nilalang, yun ay ang kakayahang makaalala. Dumaranas tayo gamit ang lima nating pangdama. Pumapasok sa ating katwiran at gamit ang mga salita, binigkas man o hindi, tumataga ito sa ating gunita. Kaya nga, kataga. Tumataga, lumililok sa ating pagkatao. At para sa ating mga tao, hindi rin simple ang pag-alala o pagbalik-tanaw, mga kapatid. Ang mga alaala kasi natin, once memories are formed, they can stand on their own. They can exist independently from us. Nagkakaroon ng sariling pag-iral at buhay. Kaya nga, in every act of remembering, para yung bata, nahihilain tayong muli doon sa sandaling iyon. Nakikipaglaro. Magtapos man tayo ng pag-aaral. Nagtayo man ng pamilya. Nagkaroon man ng mga ari-arian. Tumanda. We make memories, and memories make us in return. Kaya nga, gusto natin gumawa ng mga magagandang alaala. Mga matatamis at matitimyas. On the contrary, memory and experience tells us too that as good memories make us, bad memories break us. Pamimintas, paninirang puri, sakit, maling desisyon sa buhay. Kaya hanggat maaari, iniiwasan, pinipigilan, huwag sanang makagawa o makapag-iwan ng pangit na alaala. But human as we are, diri talaga eh. Darating at darating ang mga mapapait na sandali. At kung magkagayon man, anong ginagawa natin sa kanila? Pinagkakaila, tinatago, nagkukunwaring walang nangyari. But on the later, bumabalik at bumabalik din sa atin. We started a reflection on the concept of memory, my dear brothers and sisters, because that exactly is the problem of the two disciples in our gospel reading for today. Parehong bihag ng mapait na alaala ng kahapong nagdaan. Because of their shattered collective expectations, which are results too of their collective memory as a people, heto sila ngayon. Mula sa Jerusalem na kabisayrang lungsod na sa itaas ng bundok, parang Baguio, pababa sa level ng Emmaus at the west side of Jerusalem, papahapon, parang sinasalubong mo yung araw habang lumulubog ito. At ang mahirap pa, sabi ng mga eksperto, hanggang ngayon, hindi pa rin natin matukoy kung saan banda yung sinasabi nilang Emmaus. Pupunta ka sa kawalan? Magkasama yung dalawang alagad? Oo. Pero, we have heard also in the detail of the gospel reading for today, they were conversing and debating. Magkalayo naman ang puso. Sapagkat yung idol nilang nagngangalang Jesus, pasikat pa lang dahil sa pag-aakalang baka siya nang maging hari natin. Ito nang inihintay ng Israel. Ito nang magpapalaya sa atin sa mga imperyo. Ay nalaos agad dahil sa pagkamatay sa krus. Ngunit sa hiwaga ng muling pagkabuhay, sinalubong at sinabayan nila sila ni Jesus sa kanilang lungkot at lumbay.
Mga kapatid, ngayong ikatlong linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, for the third time, ay binasang muli ang Ebanghelyo ngayong kapanahon ng ito. Una, nung gabi nung Easter Sunday. Kasi timing eh. Ikalawa, yung Miyerkules ng Easter Octave. At ikatlo, ngayon. Kapwa man tayo umaalala ng iisang tagpot pangyayaring alam naman natin ang buong istorya. But reading them, recollecting them, remembering them again, sa pag-alala natin sa kanilang muli, anong punto? Simple lang. Para maalala natin. Para bumalik tayo doon sa saysay ng ating pananampalataya. Nasabi natin kanina na hindi simple ang pag-alala para sa ating mga tao. Sapagkat, kung pagninilayang mabuti, imposible kasi talaga ang makalimot. Walang taong sumasadyang lumimot. In fact, kasalanan ang lumimot. Sabi nga ng unang Pilipinong Master of the Order of Preachers, Gerard Francisco Temuner, OP, "We are created not to forget, but to remember the good things that the Lord has given us." Nang maging ang pagpupumilit nating makalimot, pagpupumilit makalimot ng dalawang alagad ay pawang paghahabol lamang sa hangin. Because paradoxically, the more we force to forget, all the more we just remember. At yan ang paalala, reminder, ng muling nabuhay ni Jesus sa dalawang alagad, gayon din sa atin. Paalala sa atin ang kanyang presensya, hindi para ibaon sa limot ang mapait niyang sinapit o pabulaanan ito, yung kanyang pagkamatay. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, bigyang kahulugan at kulay ito para sa atin. Na sa anumang suliranin, hindi pagtalikod o pagtakas ang solusyon. Bagkus, pagharap, pagbangon, at pagtataya ng halaga nito. Na sa patuloy nating pagsasalaysay sa Diyos ng ating mga suliranin at pinagdaraanan, hinahayaan din natin si Jesus na magbigay sa isay ito para sa atin. Kwento, hindi kwenta, ika nga nila. Nasa anumang pinagdaraanan natin, sa buhay manuugnayan natin sa Diyos, na nabahiran, nagkalamat, nasira, gawa ng masasaklap nating alaala kaliwat kanan, maging matamis dinawa nating paalala na sa gitna ng mga ito, sa gitna ng ating paglalakbay patungo sa karimlan, sinasamahan, dinaramayan tayo ni Jesus at inaanyayahang bumalik sa Kanya. Paalalang muli ang tagpong ito na ang pagdalo natin sa Kanyang piging, kung saan ipaliliwanag niyang muli ang kasulatan at pakakanin tayo ng kanyang katawan at dugo. Paalala ito sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Kapwa matapait at matamis na alaalang bumubuo at bumubuklod sa atin bilang simbahan. Paalala ang kanilang tagpo na kay Jesus mayroon at mayroon tayong babalikan. Hanggat patuloy nating sasariwain ang kanyang sarili, ang kanyang sinabi, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Do this in memory of me. Amen.